guys. Good morning, good morning, good morning, good morning, guys. How are you today and how are you tomorrow? Good morning, guys. Again, good morning again. Kumusta kayo lahat dyan, guys? Kumusta kayo? Kumain na ba kayo? Nag-almusal na ba kayo? Don't forget to subscribe my YouTube channel. Like and share, Marilyn Smith. Ngayon, ito nag-vlog ako ngayon dahil nagbubul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 ub
gabi, di matagal ako nakatulog dahil yung sa nagba-viral ngayon na si Jubilin Galiedo dahil nagsusubaybay ako kung ano na ang nangyayari. Lahat guys nang ano doon sa YouTube, nagba-vlog doon galing ka Sir Tolfo Graphics, Sir Tolfo Senator, Sir Tolfo nagsusubaybay din ako sa kanya. Tapos yung ano, si Miss G. Costora, yung sa ano niya, yung sa pangugula niya, about sa kay, doon din nagsusubaybay na ako sa kanya. Part 2 na siya, sinusubaybayan ko yung part 3 niya. Tapos lahat yung sa mga vlogger, hindi ko alam kung saan ang totoo kasi magkamukha-mukha yung mga ano, yung mga nakikita ko sa vlog nila. Meron siyang kinuha siya sa ano pa yung nakasakay siya ng multicab. Meron siyang nakasakay daw siya sa sedan, tapos meron din gitransfer doon sa isang white na car. Di ko alam kung saan ang ano. Tapos yung isa din na vlogger, di ko na lang sabihin yung pangalan, yung sa kanya din, iba din yung mga ano din yun, kuha ng CCTV. Parang hindi ako makapaniwala kung saan ang totoo, kung saan ang ano. Pero tingali yung iba, copyright na lang yung iba, inaano na lang nila para may maroon lang silang maano, di ba? Ako hindi. Ano to? Ito, nagsasalita. Personal. Nagsusubaybay talaga ako. Ipipray na lang natin siya, guys, kung sana walang nangyayari sa kanya. Sana ibalik siya na buhay. Pray natin siya, guys. Tutulungan natin sa pag-pray sa kanya, guys. Kasi, guys, kawawa naman. Working student siya, tapos ganun ang nangyayari. Meron na yata pumapasok dito sa atin, mga sindikato. Pero hindi natin alam kung mga ibang lahi or tayo-tayo lang din. Kaya, subaybayan natin, guys, at saka magtulungan natin, magdasal tayo na may balik siya doon sa pamilya niya. Dahil kawawa naman, ang bait naman ng bata pala yun, nag-working student lang para makatapos siya sa pag-aaral niya. Tapos ganun ang nangyayari. Kahit ako, isang hina, nasasaktan ako. Dahil hindi naman sana ganun pinapalaki natin ang mga anak natin. Tapos ganun ang mangyayari. Masakit sa damdamin talaga, masakit sa puso na ganun ang nangyayari sa anak nila. Meron na naman ngayon, kasi dito nga, parte ng Bulacan. Mga babae ang kinukuha nila. Hindi natin alam bakit, anong gagawin nila sa mga ganun. Baka gagawin nila kung ibibenta nila or ibigay nila doon sa mga sindikato or saan nila dadalhin or gagawin ng mga prostitute. Kaya mag-ingat-ingat tayo yung mga anak natin, mga mama, mga daddy, yung mga anak natin. Sana babantayan natin, huwag natin silang hayaan na lalo na yung tulad kay Jubilin. Yung ano pala nila, yung bahay nila is malayo sa highway. Tapos, para sa akin, bilang ina,
nakita ko doon sa kay sa isang vlogger na pinuntahan niya yung bahay ni Jubilin, tapos yung daanan nila palabas ang layo nila sa highway, tapos yung mga yung kalsada is walang mga bahay. Dapat sa kanya kasi sinusundo na lang siya at saka hinahatid dahil maliblib pala yung ano nila, yung bahay nila nandoon pa sa malayo pa sa daan. Kahit man sabihin natin 10 minutes walking, pero lalo na sa gabi siya umuwi, kailangan siya sunduin kasi malayo. Kaya ngayon mga mama, mga tatay, mga ate, mga kuya, yung mga anak natin, babantayan natin, ihahatid natin sa school, lalo na nga is back to school na. Ihahatid natin sa school at susunduin na lang natin sa school. Kasi andito na, pumapasok na naman yung mga kidnapper. Ako nagsubabay talaga ako. Kita nyo guys yung mata ko, walang tulog. Lahat na yung nandoon na lahat na sa video sa YouTube, pinapanood ko, kung binabasihan ko kung saan ang ano. Meron pang isa, gitracking niya yung map, may nakita siya doon, pero ano, nakuha ko yung address pero hindi ko maibigay kasi baka ano lang, alam niyo mo yung hindi naman natin alam na totoo. Kaya nga nag-visit ako sa, nag-comment ako doon sa vlogger na yun. Sinabi ko, ba't hindi mo ihatid yan doon sa mga polis? Dahil para sila ang mag-ano. Kasi kagabi na ano ko talaga. Alam mo yung nakapunta talaga ako ng Palawan. Nakapunta na ako ng Palawan. Yung Palawan is marami pa talaga mga kahoy-kahoy. Kahoy yung mga forest doon. Ang ganda ng ano pa nila talaga, nature pa. Siya maganda talaga. Kaya, ito mommy and daddy, babantayan natin yung ano natin, mga anak natin. Huwag natin silang hayaan na lumabas ng bahay, pupunta ng barkada, kung saan sila magpunta. Pagpunta sa school, babantayan natin sila doon sa school, susunduin natin, susunduin natin. Tapos pagdating sa bahay lang talaga sila. Dahil ngayon na ano kasi, dahil yata sa pandemic, nagaling tayo sa naghirap-hirap. Yung mga tao ngayon, mayroon nagpaplano ng mga masama. Kaya tayo lang mga magulang na mag-iingat para sa ating mga anak. Babantayan natin sila. At saka kung sino man yung concern sa about sa kay Jubilin, ipag-pray na lang natin araw-araw siya na maibalik siya doon sa mga magulang niya, kasi nag-alala, kawawa naman bilang tayo isang magulang, masakit para sa atin. Ito lang guys ang masasabi ko. Marami salamat guys. Mag-subaybay na naman na naman ang ulit naman ang patuloy. Kung ano naman ang partner kay Rami Tulpo, kung ano naman ang partner kay Chico Stora. Titingnan ko. Kasi saan sabi ni Chico Stora, kahapon is buhay. So, subaybayan na lang natin. Thank you so much guys. Mag-ingat kayo. God bless.